Ang susunod po nating pattern, gagamitan po natin ang maini. May tatlo po tayong pattern na paggagamitan ng maini. Una po, pattern number 5, verb dictionary form, maini. Pangalawa po, noun no maini. At ang pangatlo po sa pattern number 7 ay quantifier, time period, maini. Isa-isahin po natin ito na bibigyan ng halimbawa. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin, ang ilalagay po natin dito sa unahan ay verb dictionary form. Tapos po, susundan siya ng salitang maini. Kapag sinabing maini, bago or before. Before daw yung dictionary form mo. Tapos ilalagay mo dito sa dulo yung pangalawang verb mong gagawin. Bago mo gawin ito, ito muna yung gagawin mo. Ibig sabihin po, ito ang mauunang gawin bago po ito. Kasi sabi dito, before or bago nito, yun muna ang gagawin po natin. Okay, example po tayo. Gohan o tabimas, kakain. Tapos, ang pangalawang sentence natin ay te o araymas, maghuhugas ng kamay. Gawin po natin, bago kumain, ito po, bago kumain, ano yung gagawin natin? Maghuhugas ng kamay. Translate po natin ang sentence na ito sa pattern number 5. Gohan o. Tapos, yung tabimas, gagawin po natin verb dictionary form. Kilalanin nyo po siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2 kasi naka-A-line. Ang rules ng group 2, tanggal mas lang po. Kopyahin natin yung tabe. At add tayo ng ru, naging taberu. Last yung pattern natin na bago or before. Ang kama dito po. Kasi ang binabago niya or binabefore niya, ito po. Tapos sulat na po natin ito. Teo. Araymas. Basahin po natin. Gohan o tabirumay ni te o araymas. Ibig sabihin, bago kumain, maghuhugas ng kamay. Yung verb po dito sa pangalawa, pwede po siyang maging te form, pangutos, panghingi ng permiso, at kung ano-ano pa. Hindi lamang po siya nakafix kay mas form. Next example na po tayo. Ang ating pinaka-verb 1 po ay nemas, matutulog po. Ang verb 2 natin ay oinoriyoshimas. Ibig sabihin po nito ay magdadasal po. Gawin po nating bago matulog, magdadasal po. Yung nemas, kilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Ang rules ng group 2, tanggal mas. Kopyahin po natin yung ne. At ang kapalit ng mas ay ru. Lagyan na po natin yung pattern natin. Naging nerumaini. Tapos sulat na po natin yung verb to natin. Basahin po natin. Nerumaini oinoriyoshimas. Kapag lagi nyo pong ginagawa yung shimas, pwede nyo pong palitan ng pattern na habitual, yung shite imas. Magiging neromaini oinoriyoshite imas. Bago matulog, laging nagdadasal. Kung gusto nyo rin pong lagyan ng adverb time, halimbawa yung mayban na gabi-gabi, pwede nyo pong lagyan dito. Mayban neromaini oinoriyoshite imas. Ibig sabihin, gabi-gabi, bago matulog, laging nagdadasal. Ang next example po natin ay Ryori o Hajimimas, magsisimulang magluto. Te o Araymas, maghuhugas ng kamay. Gawin po natin, bago magsimulang magluto, maghuhugas ng kamay. Ryori o. Yung Hajimimas po, kilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay naka-A-line. Kaya ito po ay group 2. Tanggal mas lang po tayo. Sulat natin yung hajime plus ru, dictionary form. Hajime ru,
at yung pattern po natin maini. Tapos sulat na po natin ito. Basahin po natin. Ryo Ryo Hajime Rumaini Teo Araymas. Ibig sabihin, bago magsimulang magluto, maghuhugas ng kamay. Pananong po tayo. Itsu konokosuriyo nomimasu ka? Kailan mo iniinom itong gamot? Halimbawa, ang sagot mo ay bago matulog iniinom. Ang bago matulog ay Neru Maeni Nomimasu. Neru Maeni Nomimasu. Pananong pa po tayo. Neru Maeni Nani o shite masu ka? Ibig sabihin po, bago matulog, anong ginagawa mo? Naka-verb form imas po tayo doon, ibig sabihin lagi. Anong ginagawa natin lagi bago matulog? Halimbawa po, ang sagot natin ay nagtututbrush, nagdadasal, at pagkatapos, matutulog. Kapag sinabi pong magtututbrush, yung to brush po ay migakimas. Migakimas. Ngayon, susulat po natin yung ngipin. Ang ngipin po ay ha. Tapos, particle o, ilalagay po natin yung to brush, migakimas. Kaya lang po, dahil may mga at po tayo dito ng verb, gagawin po natin itong verb te form. Yung ki, ito po ay group 1, papalitan po natin ito ng ite. Magiging migaite. Migaite. Ha o migaite. Tapos ang sunod mong ginagawa ay nagdadasal. Oinori o shite. Tapos pagkatapos daw, sorekara. Ang ginagawa mo ay natutulog. Nemas. Basahin po natin. Ha o migaite. Oinori o shite. Sorekara. Nemas. Pwede mo naman pong sabihin, Neru maini ha omigaite oinori oshite surekara nimasu. Ang pang-anim po nating pattern ay nao no maini at verb po dito sa dulo. Ngayon po, yung nao natin, magkakaroon ng no bago magmaini. Ang ibig sabihin pa rin po nito ay bago. Example po tayo. Ang Christmas ay kuri sumasu. Tapos, bibili ng gift, porezento o kaimas. Gawin po natin, bago mag-Christmas, bibili ng gift. Kuri sumasu. Ngayon po, lagay na natin yung no maeni. Ang binabago niya yung Christmas. Tapos po, sulat na po natin ito. Basahin po natin. Christmas no maini, presento kaimas. Bago mag-Christmas, bibili ng regalo. Example pa po tayo. Ang noun po natin ngayon ay banggohan. Pag sinabing banggohan, hapunan. Ngayon po, ang verb to natin ay iinom ng wine. Wine o nomimas. Gawin po natin siyang bago maghapunan, iinom ng wine. Banggohan. No. Yung nasa taas po. Maini. Ang gagawin mo ay wine o nomimas. Basahin po natin. Banggohan o maini, wine o nomimas. Bago maghapunan, iinom ng wine. Ang susunod po nating noun ay testo. Pag sinabi pong testo, test or exam. Tapos yung ating gagawin na verb ay Isshokenmei benkyou shimashita.
yung Benkyo Shimashita, nag-aral ka. Kapag sinabi pong Ishoken Mei, very hard or with utmost effort, ito yung sinasabing buong pagsisikap, nag-aral ka. Gawin po nating, bago mag-exam, nag-aral ng mabuti or buong pagsisikap. Testo, no? Sulat po natin yung sa pattern natin. Maini. Ishoken Mei. Benkyo Shimashita. Basahin po natin. Testo, no? Maini. Ishoken Mei. Benkyo Shimashita. Ibig sabihin, bago mag-exam, nag-aral ng mabuti or ng buong pagsisikap. Ang pattern number 7 po natin ngayon ay quantifier, time period, maini, at yung verb natin. Dito po sa pattern number 7, ang ibig sabihin po ng maini ay ago, nakalipas or nakaraan na po. Tapos sa unahan niya ay time period. Ito po yung haba po ng oras. Malalaman nyo po na ang maini nyo nang ibig sabihin ay ago, kapag nakita nyo po sa unahan ng maini ay numerals or number. Siyempre po, kapag ang number nyo ay nakasulat sa hiragana, hindi nyo kaagad makikita na numerals pala yon. Pero kapag binasa nyo po, malalaman nyo naman po na quantifier po pala siya. Para hindi po siya mahalo po doon sa maini na bago. Yung pattern number 5 natin at number 6 kanina, ang ibig sabihin ng maini doon ay bago. Ngayon naman po, kapag number ang nasa unahan at maini, ang ibig sabihin ay ago. Example po tayo. Ang ating pong time period ay ichijikan. 1 hour po ang ibig sabihin. At ang verb natin ay dekakimashita. Umalis or lumabas. Ngayon po, ang ating example, lagyan po natin ng tao kung sino po yung umalis 1 hour ago. Si Rai Sensei na lang po. Rai Sensei wa. At yung ating 1 hour, ichijikan. At yung ago natin na maini. Dekakimashita. Basahin po natin. Rai sensei wa ichijikan maini dekakimashita. Ibig sabihin, si Rai sensei ay isang oras na ang nakalipas noong umalis. Ang next example po natin, ang pinaka time period ay ninen. Ibig sabihin, 2 years. Ang verb natin ay nihon ekimashita. Dumating sa Japan. Dahil po ito ay ago, ang maini natin, ang dulo lagi ng ating verb ay naka-mashita. Gawin po natin 2 years ago na noong dumating sa Japan. Ninen, maini, nihon e kimashita. Ninen maini nihon e kimashita. Pwede nyo pong lagyan dito, halimbawa po, watashi wa ninen maini nihon e kimashita. Pananong po tayo, itsu kikon shimashita ka? Kailan ka nagpakasal? Halimbawa po, ang sagot nyo ay 5 years ago noong nagpakasal. Ang 5 years ago po ay gonen maini. Tapos ang pinaka-verb po natin ay kikon shimashita. Basahin po natin. Gonen maini kikon shimashita. Next po natin ay naka-naka. Pag sinabi pong naka-naka, not easily or not as expected. Ang naka-naka po, marami pong ibig sabihin to. Pero po sa lesson natin ngayon, ang naka-naka, ang ibinigay pa lamang po ay not easily or not as expected. Halimbawa po, naka-naka, hitono na may ooboiro ko to gadikimasen. Ibig sabihin, hindi ko kayang magsaulo ng pangalan ng tao. Ibig sabihin, hindi ganun kadali sa kanya ang pagsaulo ng mga pangalan ng tao.
Example pa po. Testo wa nakanaka muzukashi kata des. Ibig sabihin, ang test ay hindi ko inaasahan na mahirap. Kay Zehi po tayo. Ang Zehi is used by speakers to intensify their expressions of hope. At ang Zehi po ay nag-express ng strong desire. Ang pinaka-meaning niya po ay certainly or by all means. Sa Tagalog po ay tiyak. Ito pong Zehi, siya yung nagpapakita ng strong desire natin doon sa sinasabi natin. Halimbawa po, Zehi nihon e ikitai des. Ibig sabihin, gustong-gusto kong pumunta sa Japan. Ang Zehi po ang nagdadala na gustong-gusto mo talaga makapunta sa Japan or pumunta sa Japan. Pangalawang example natin, Hawaii de Zehi kikonshitai des. Ibig sabihin, gustong-gusto kong magpakasal sa Hawaii. Yung Zehi po ang nagdadala sa sentence mo ng strong desire mo na gustong-gusto mo talagang doon magpakasal sa Hawaii.